asat isudetoy nasilo sa sariling bukay. Nasilo sa sariling bukay. Absat, dito iti topic tayo. Absat, na iti paglatuan. Absat, na iti pakatimnaran. Si tayo mo na kayo. Walang nanggagaling sa ibang tao o kaya ibang rason. Kundi kakabsat si tayo matlaing. Amo yung kakabsat ang aral mula sa buhay kakabsat nili nagmangalang aman kaya yung Bible reading tayo kakabsat at kaya diyan. Yan. Diyan biyang kakabsat dito yung agna ng iti aman. Yan kakabsat yung iti Esther chapter 7 at yung Bible reading tayo. Verse 1, ang higa na kapsat yung following verse. Kaya dito yung kapsat ay nagbibigay ng isang mahigpit na babalak. Mahigpit na abiso o lupagdaan at mahigpit na paalala. Kapsat. Dito yung nairog na paalala kapsat. Dito'y narapasamak itibiyag na dito'y naaman kakabsat kanya tayo. Timakaga po kakabsat ang isang mali o masamang kung natoy ang ating masamang ating pasya o desisyon at gagawin sa ating buhay ay isang hindi matatakasang bitan o silo sa ating kaluluwa o espiritual na buhay. Absat. Dilipasya tayo nga maging unong desisyon tayo kakabsat na arami din tayo ditudyak tayo. Absat. Kat may sa nga punana nga sa antay nga matarayan, antay nga malikudan, antay nga matakasan na silo, unong pitak kakabsat sa ating kaluluwa. Ay ating tiyak na mararanas at hindi ibang tao ang dadanas. Saan nga sabali nga tao iti makaranas? Saan nga sabali nga tao iti ablakam? Tayo din, kakabsat, kung paano ang nangyari kay Aman sa ginawa niyang hitayan kay Mardokio. No, di, kakabsat ni Mardokio, kung nung iaman mo tayo kakabsat ni Nabitay, kundi siya ang gumawa ng bitay ang siyang nabita. Kakabsat. Noan niya, kakabsat, hindi na marami, isumat tayo, kakabsat. Iti, nabita, dati ko niya, siluan. Yan. No, kung ba, di may isang termino, di na padakdak, padakdak. Yan, sino ba sa teksil, sino ba niya tayo? Yan. Minsan, mga may nangyayari rin. Kamsa. May isang katalon, kapag tayo hindi balay, nagre-hindi niya balay, nakanta na yun, kamsa, nga, at damagbag na nanuang, at damagbag na katartama, punig-lig iti arubayan na, amo tinumay ang kausad ni Balayan at Arubayan ni Talon ng burang itibutilya. Yan. Wapsina ni Talon. Yan. Amo yung kausad ni Tinapasama. Yan. Hindi makita na ang nararapsat iti Juan. Balano. Iti Talon. Yan. Ang nanamalayan. Kakabsat. Nalipatan na. Hindi yung purwak na. Hindi yung purwak na kausad kasarging. Isungon tayo kapsat, itinang sugat kanya na. Amuyo, thank you kapsat na tapi, kapsat. Nakabing pintas, thank you na tapi kapsat, na thank you na biyag, na thank you na aman, na iso tinangarami kapsat, itipakaperdi at itipada ng atao, amuyo kapsat ang nagiging pinerdi na itinaperdi. No, sino di niya ang perperdi, isungon lang itipaperdi.
Amen. Isumot lahi ng kapsat iti, madalahi ng kapsat lakas, kapsat kini, aman. Yan, kapsat. Pag sinabing silo, well no, pag sinabing trap, una na kapsat. Yan, in English, I clever, una na device, or pitfall, by which a person may be betrayed or taken unaware. Kakapsan. Itagalog, kakapsan, ito ay isang gawain o pakanak na ginagamitan ng napakahusay yan at katalinuhan upang makapantraidor o makapanlog ng hindi nahahalata o hindi naman malayan kakapsan. Kiti Satanas kakapsan, isu di mastermind ito eh. Ni Satanas kakapsan, isu di aking panunod, isu di aking utik kakapsan dito eh. Kakapsan, di dyan agaramit iti silo, kakapsan, agaramit iti pakana, kakapsan. Nasilipis una. Hantay na, mahantay na magmadlaw, kakapsat. Isang mahusay at matalinong istatiya ang kanyang ginagamit, kakapsat. So, kinilibaga na in the Revelation chapter 20, verse 8, na una na dyan, rumwarto una na tapno, ang lilawan na, una na dyan, dagiti, papagaryan. He is the great deceiver. Kuna kapsat. And father of liar ni Satanas. Iti John chapter 10, muno John chapter 8, verse 44. Iso ti ama iti kinaubot. Kapsat. Iso na na dyan kapipiksan ng mga deceit kung lumangan lilaw kapsat. Kuna na dyan. Iso rumuha. Kuna na tapno. Umay na ang lilawin. Yan kapsat. Sudi niya silo. Sudi niya trap. Kakapsat. So nga di niya trap muna na. Sudi niya matalino. Muna na dyan. O pakana. Tapno maisahan. Malobo. At matraidor na. Kakapsat. Hindi Kristiyano. Yan. Kaslakas ko yung kakapsat. Parang ganito. Kay Satanas na bumula yung silo. Yan. Pero, hindi niya ito ipipilit sa isang Kristiyano kapag ang isang Kristiyano ay umayaw. Walang magagawa sa Satanas. Yan. Kausap. Awang di maraming tao ay ipilit na hindi may isang Kristiyano kausap. Awang di maraming na ni Satanas. Pero kung ito ay muna na, sino nga ba? Sino nga ba niya parang sa iyong humukay ng isang hukay na siya rin ang mahuhulog. Kung hindi ka naghukay, wala kang kahulugan. Meaning, kung hindi ka ayon sa silo, hindi ka masisilo. Amen. Maawang makapatay ka ni kalawsan. Yan. Noawal iki-aramitin ng kapalakog, ay, saan ka nung mapalagugan? Kalawsan. Saan tayo na masiluan? Ito'y paghukay kapsa. Paghukay, itibinin na, naging pag-aayon na kay silo, bulo trap. Yan. Kuno di ka pa, isuli ki silo. Isuli na iti paghukay. Kapsa. Naging pag-aayon tayo, kakapsa, kaligay kapahan. Ngayon, kakapsa, sa tingin natin, walang epekto sa ating kaluluwa dahil hindi natin nakikita ang ating literal na mata. Una na yung destruction na nagaganap. Subalit sa ating kaluluwa, meron kakapsat. Minsan kakapsat kasi nga niniitikwa tayo, kalidad. When no kapabalik tayo, nagapo kakapsat, takawan iti makita tayo, makasla na dadaal. Nagipisigan tayo, nasalunan tayo may, napiksa tayo may, awan mo di marikrik na kayo. Kakapsat. Minsan kakapsat, di pa naging pagkaroon tayo, awan kakapsat, i-distract na napasama kanya tayo. Ta
kaawal mo na may nakamsat ito. Yan. Kasla, kada-adam kini Eva. Ang sabi ng Panginoon, kakapsat, lumangan kayo muna na iti bunga, iti kayo nga, datoy muna na tingna, yan, matay kayo ito, hindi mabumuro. Kunay dito sa kanya lang, hindi kakapsat. Ngayon niya tinaramita, nag-disobey na. Sino ba ito kakapsat? Iti ako, hindi ganti, kinanda din niya may parpalit. Pagkatapos nilang kainin, yung pinagbabawal na prutas, o kaya yung bunga ng kakapsat, nung nakain nila, wala naman na-distract sa kanila. Sa physical yung sinasabi ko. Awan man iti nadatalan yung physical na pag-ingat. Kakapsat. Ngayon, handalan ang mo, kakapsat, na iti nadatake, wala na-distract kanya ba, di kaya relasyon na iti ako. Amen. Kasi dyan namin minsan kanya tayo itisukatan tayo. Yan. Porque walang nangyayari sa ating physical. Hindi naman tayo na disgrasya. Hindi naman tayo na kasakit. Walang man nangyayari sa atin. Lahat naman, mayagot kanya tayo, eh para wala naman, parang hindi naman natatotoo. Pero, kakapsat, ang nasisira na, timatagdagalan, marugrug po, malibriban, kakapsat na yung kararuwa tayo. Di kaya'y relasyon tayon kakapsat iti ako. Isu nga agad ito yung text yung tikawikaan chapter 14 verse 12 kakapsat. Ito kasi ito yung nangyayari eh. At dapas lang at dadalan nanay, nanalintag iti may isang tao. Dito parang totoong daan sa isang tao kung nanadyan. Minsan ganun tayo kakapsat na no agad diferensya o no madidiin na namin ko. Awan mo at ibang ipakitibagin. Awan mo at itimakita kitipisikal ko. Pero ba? Sa inner mo yung loob mo, kakapsat, yung kaluluwa na ang nasisita. Yan. Di kaya relasyon pa yung kakapsat, hindi maperperdin. Hindi rin yung pagana, makasla ko na at dadalang makasla na lintag itibay sa tao, pero yung ending, yung dulo, yung daan na yung nakakala mo ay tama, ano yung dulo niya? Yan. Kapakapakan. Kakapsat. Bakit? Kakapsat. Kasi yung nakita mo, yung panlabas, pero yung loob, hindi mo nakapsat, nakikita, pero nararamdaman mo yun. Imposible. Amen. Imposible na hindi mo maramdaman kung may distract yung loob mo. Amen. Yan. Mararamdaman mo yun. Bakit? Ako, kapag linggo, wala ka doon sa upuan mo. Amen! Yan, kakapsat. Ngayon, kakapsat, ano yung aking basol? Yan. Ibang tao ba? Mundo ba? Si Satanas ba? Anong pakialam ko yung sarili mo nga may problema dyan? Sabi ni Satanas. Amen! Yan. Palagi kang naninisip. Palagi mo akong sinisisip. Pero unang dapat mong sisihin, sabi ni Satanas, yung sarili mo. Kaya hindi ka lumalakas, hindi ka nakapunta. Kunana, dahil yung distract, hindi yung labas, yung loob. Kaya yung loob mahina. Amen. Yan. Di kayo nato mo nakakapkaboy. Noan yan, di kaya tikta, mundo. Kapsa, di kaya nasampo, isang di masusurot, pero di kaya nakong mo, di kaya luluwa, kapsa, nakakapkapoy, kapsa. Isang di kaya, kapsa, itimagag ako. Si tayo man, kapsa, mapantay man iti literal. Tayo man sa literal. Noong pa at tayo, ulat ng daga, halimbawa, yan. Noong pa at tayo, ang gagamitin trap ay yung, alam natin, makakasili doon sa taga. Imposible kakapsat. Kaya di kaya mali iti bao. Iti ikagil tayo. No better day, di kaya amo tayo kakapsat na kay kanyang iti bao. Yan. Kasi dyan hindi Satanas kakapsat. Tanong pa dasag mo kakapsat tinagsinsilo, hindi binatapa ako, pumupunta kami sa mundo. Kakapsat. Ayun, naglalagay kami ng pangilo doon sa mga ibon.
At alam mo naman, yung ilalagay namin na iapan na, yung ayaw ng ibon, kundi yung gustong-gusto yung ibon. Kakabsat, yun ang dapat mong ilagay. Tulad ng panghuhuli ng isga, alam mo naman yung bato ang ilalagay mo. O kaya yung hook na lang ang ilalagay mo. Kakabsat, wala kang panghuhuli nun. Amen. Wala kang maiiyumi nun. Ayaw na ayaw dahil hindi naman yung gusto ang nailagay. Kaya kung tayo ay maglalagay ng panilo, yung gustong gusto, yung sisiluin. At si Satanas, mga kapatid, siya yung great deceiver sa atin niya. Siya yung magaling na mandila. Kapsat isuday agar arami niti ako. Kapsat nalain isuna. Yan. Kaya kakapsat, kaya arami din na. No ano niya, kaya tayo. Isuti ikabil na kaapan. Imposible na kaapanan na kayo, hindi ba mag tayo? Amen. Kito mag tayo, imposible na patulan na yun. Amen. Imposible na kaya tayo. Yung ayaw mo na isang bagay, imposible ng gustong gusto mo. Pero kapag yung isang bagay ang gustong gusto mo, alam ni Satanas yun. Kausa, ang muna tigay, yun ang ipansilsilo na. Kausa, kanya tayo. Isuti, ipang trap na kausa, kanya tayo. Kasi kausa, hindi ko na nagdoy gagamit ni Satanas ng pangsilo na hindi epektibo. Hindi gagamit ni Satanas ng pangsilo na hindi effective, kuno saan na epektibo, at hindi rin siya gagamit ng silo na alam niya ayaw natin. Yan. Tulad sa literal, yung sinabi ko kanina, linaw-linaw yun. Kapag tayo ay may gusto nating huliin, kapag naglalagay tayo ng silo o yung apan, natural, yung gustong-gusto, yung sisiguin natin ang nilalagay natin. Si Satanas, siya yung maninilo. Kamsa, isuleta na agad ano? Isuleta ko sa ti, hunter, manganong kakapsa, iti kararuwa tayo, ket amuna, hindi kakapsa, imasin tayo, kapsa kamang sino man niya tayo. Amo kapsa, individual, at dalil ay pag-imasan tayo, kaya kusan na pagkakuyan tayo. Amen. Sino akong pagkakuyan na? Yan, kapsa. Anya kakapsa, tawag pagkakuyan na, kung paglapitan na kanya tayo, ang daagin. Pero kakapsa, kaya pagkakuyan din yung may isa, iba doon sa kabila. At doon sa kabila, hindi doon ilalagay doon. Kundi ibabalansin, imamats niya. Kakapsa, tanuhan ng imats, pakaala na ron, yan, pakatrap na ron, pakasilo na ron, nuhan ng imats, amen. Ti-imats na, kaya amun, amuna, kakapsan, nakay-kayat tayo. Ayan o, alam na natin na niyan, ayaw natin, o hindi natin kahinaan. Halimbawa, tulad ng alin. Napantay, kakapsan, hindi nakapag tayo. Yan. Hindi gagamit ni Satanas ng pangsilo na hindi epektibo, at hindi rin siya gagamit ng silo na alam niyan ayaw natin, kundi yung gustong-gusto natin o hindi natin kahinaan. Ang gagamitin ni Satanas na pangsilo, halimbawa, mahina tayo sa emosyon. Yan. Antay kong matayo ka kapsat. Yan. Ito'y tayo, ikaw-ikaw lang. Pagamat, palagi nating naririnig ito, pero kakapsat, ito ay yung mga pangunahing gagamitin niya. Kakapsat, tayo ay kanyang siluan. Kung halimbawa mahina tayo sa emosyon, ang gagawin niya, mga nakakainis na tao ang ipapasama sa atin. Diretok sa taramitin na. Yan. Taramitin na, kakapsat, diretok mga nakakainis na tao, wano, nakakainis na
ipapakita ang isang tao sa iyo. Tigilay na kausa. Ay, darami din na. Hindi niya nakakainis. Ako na nito, hindi niya masurong ka. Kapsa, hindi niya ipakaduan na king ka. Yan, hindi niya darami din na. Tati, inaranagyay, iti haning inhalimbawa. No, iti pagkapuyan tayo na tigilay natin. Di emosyon. Amo yung kapsa, hindi saan nga ang emosyon itin na kanya tayo. Hindi niya tigilay. Rinun na. Tigil emosyon tayo. O, di ipasako na. Kapsa kanya tayo. Sa pangalitan ko, matigyan. Ikan na tayo kapsa, tigil pakaasaran tayo. Uno, pagpuntutan tayo. Kapsa, ipakaduangan niya tayo. Nga, sa pangalitan ko, ma. Yan. Aglilagat ka. Yan, nakaagukan. Ay, ang tao pala, ikay, kapsa, kapsa mo. Ang mayan palang di pa nagpimpindot na. Amen. Nakakainis ba yun? Yan. Ang dami mo na nalalabhan. Yan, tapos ka nang nagluto. Naubasan mo yung plato. Naku, nandun pa rin nakababag sa kibig. Magagalit ka ba? Simple yung sinasabi ko. Napakasimple nun. Kakabsa. O kaya sa mga nakikita mo na tao. Kakabsa. Yan, napapagod ka na. Ang dami mo nang ginawa. Yan, ang trabaho naman. Kumain, matulog, tumain. Yan, nung nakikita mo sa kanya, yan. Tapos akala mo kung yung ang-asta, yan, akala mo kung sino. Amen. Di ba maiinis ka? Mga kapatid, di ba, Katyay? Kapag nakikita natin yun, yan, maiinis tayo. Magagalit tayo. Kapapsat. Sa simpleng bagay, na nakikita natin mga simpleng bagay na nakakasama natin, ito ay silo na sa atin yun. Nakapsan. Sa simpleng bagay na ito, una na, silo na tayo nang di natin na malayan. O, tignan mo. Yan. No, hanga iso ni pagkabuyang, kakapsal, ay ka, hanga iso itikwa. Ngayon ka po tayo iso, kakapsal, iti pagkabuyang, dito emosyon, natural. Dito, kakapsal, pagreakan, tirin ng iti, iyapan. Di isinilo, kakapsal, di satanas kika, kasano? Dito po nakatayan, pakita na, pakagwa na kika, ipakabalay na kika. Amen. Yan. Ipaasawa na king ka, dati magmaturong lang ta, babae, teksak-sapon, may mga ganun eh. Yan, magagalit ka na talaga, magagalit, hindi matay na tao, hati na, hangasin ako ng mukha. Yan, kakapsan, makasin siya yung lady yan, baka magmukhang mahalong siya. Pero bakit mo nasasabi, hindi kaya kapsan, nakasin simple, ng matay na pagpuputan, isolve iti mang silsilo, kakapsan ka na tayo, amen. O, umasa pa tayo. Baboy na lang, kalapsat na uringis na uringis. Buwingsig ka na baboy, ikan mo na. Makakuray, di makan. O, oh. Diba? Yan. Natawa kayo, natawa tayo, kalapsat. Yan. May mga ganun, kalapsat, di ganyan, iti saan tayo na mapupuntan. Yan. Ako din, kalapsat, may sanak na iba. Hanggang ngayon pwede ibagip. Pero kakapsat, nakasimsimple, at dati ka diba na ka nakasimsimple, kakapsat, yun, diligay gano sa tigitit, saan tayo na madmadlang? Amen! Sino ka ron? Amen! Prabo nga ron? Yan, iso nga saan tayo na madlang? Yan! Iso nga, dagito yung kakapsat, kahit yung mga ginagamit ni Satanas, inilalagay niya yan sa loob ng iglesia. Uray ito unang kakapsat iti Diyas at dadagita. Kakapsat na mainis ka. Amen. Magamit ka. Minsan kakapsat at dadagita iti Diyan. At dadagita iti kakapsat madiskurso na ata tayo. Ma-offend tayo. Amen. Tignan mo. Hindi mo na mamalayan kakapsat. At da-agreactive na tayo. Amen. Yeah. Kakapsat. Digi Diyan kakapsat. Iti santay na mapuputan. Kaya
kausap at dapat ita, kausap ulit ang iglesia nita. Yan. Huwag natin sabihin na porque loob na ng iglesia ay wala yan. Nandyan yan, nakalagay sa Biblia yan. Sabi niya, may mga ipinasok ni Satanas upang magsilo. Amen. At yung sino na yun, yun ang hindi natin namamalayan. Kinakausap mo, tapos hindi, wala mo siyang no response. Amen. Yeah. Tawag ka nga ng tawag, kiriling ng kiriling yung cellphone mo, hindi niya man lang yan inopen, magkakaalit ka doon. May mga ganon. May mga tumatawag pa, minsan eh, kapag inopen mo, pinapatay. Yan, kapag binuhan mo, inopen. May mga ganon. Sabi ko, ha, patayin ko na kaya itong cellphone ko ka. Yan. May mga ganon. Pero, pinapahintulot ng mga Panginoon yun. Para makita natin kung saan tayo mahina. At totoo, yung emosyon pala ay mahina. Amen! DJ Gaya. Yan. DJ Kapsan, hantay na makukuot ang kapsan kasi ito ni Satanas. At minsan, may ginagamit ni Satanas na instrument na kapsan. Ang iba naman ay sadyang yan. Una na tulong. Ang iba naman ay sadyang yun ang kanilang kahinaan. Lalo kung bata pa sa spiritual. May mga ganon. May mga Kristiyano nung may mga kapatira na talagang mahihina sila. Sadyang mahihina sila. Pero may nakalagay sa Romans chapter 15, verse 13, kakausat, na dapat punanan dyan na anusan, dagiting nakapoy, dagiting inakapwida. Yan, unawain natin. Anusan tayo, magtiis tayo dahil mahina pa. Siguro ako sa dahil kulang pa yung salita ng Panginoon sa Kanya. Kaya intindihan natin, amen. At kung magpalalo, kakausat, ay just ipa sa Diyos na lang natin. Yan, noksong-sobra, kakausat, na talaga nga naramidin na, na talaga nga makasuliso. Kakausat, magpapatingin na, kakausat, yan, ipa sa Diyos na lang natin, kakausat. Tutan, kakausat, dahil talaga naramid, ikimating, mang sulsuliso, takap sa tapno masiluan tayo, isuntumot lang natin agami, nakaskene, aman. Yan. Ngunuan niya natin agarami, isumot lang ite, yan, takap sa, isumot lang, takap sa, iti masiluan. Yan. Patasin ka sa kamasuliso ka, patasin ka ibaso, sikaba lang natin na. Amen. Yan. Sikamon lang. Padasan ka tutukan iti mundo. Kausa. Padasan ka surutan ka nila kaya itidagrap tinasak mo. Kitaan ka sa pagtag ka. Yan ipakatim na ka. Huwag na yung fellowship. Wala na yung Bible study mo. Wala na ikaw sa din yung personal reading mo. Yan. Sulitay ka kausa. Itipakatim din na ka. Kausa. Ano ba? Kausa. Halimbawa. Kausa. Mahina tayo sa emosyon. Makaririnig ka ng mga puna. Ngayon yung puna, hindi mapapalaw. Nga, kausap. Kasi mapapalaw, kasi punaon, puno papalaw, hindi yan aramid na. Nasakit niya, amen. Nga, nasakit ka kausap din yan. Nga, kaya muna kausap din yan aramid na nagtumali. Tapos pagdating sa mapapalaw, yan punaan. Magiging reaksyon kapag ikaw ay pinupuna. Baka tinasumbong eh. Tipakialaman man lang na tabiak mo man. Amen. Hanguman pakialaman na tabiak ko. Tignan mo. Yun ang magiging reaksyon. Amen. Kialamera. Tismosa. Amen. Yan. Diyan yung kausap. Ihaharap tayo yun ang pangsilo ni Satanas. Hindi yung tao, pero yung pangyayari ang ibig ko. Sa takno makawatan tayo. Yung pangyayari na gumagamit ni Satanas ng tao. Yan. Na ikaw ay pupunain. Pero ano yung response mo? Ano yung reaction mo? Diba? Pakialam mo yung buhay mo, pakialam ha. Amen. Pakialamero ka. Tignan mo kausap. Masisito ba tayo?
Hulog na ba tayo? Na-trap na ba tayo? Palakpakan natin ang Panginoon. DJ Kapsan, matignan tayo. Yan. Natignan tayo, Kapsan. Makakarinig ka lang muna. O kaya, makarinig ka lang, paalala. Lalo kung mapaalala sa'yo yung bata. Ano ba kasi yung bata? Yan, patalo ka mo, kung sika. Yan lang inatal mo. Yan, o na kung may siya sa inyo. May mga ganun eh, Kapsa. Lalo kung salita ng Panginoon. Brad, sister, yung preaching mo, hindi ganon. Masakit mo, amen. Yan, kapag pinatayo ka, anong response mo? Sa susunod, ikay na lang. Kayo na lang. Amen. Oh, pero paalala nyo, palagi hindi kayo kakapsa. Kaya, nagkamali na yung tao, minsan siguro pinahintulog ng Panginoon yung napalalahanan, pero minsan kasi, may mga pagkakataon na minsan hindi natin na mamaray yung sinasabi natin pero pinapahintulot ang Panginoon yun para makita mo yung emosyon mo. Na minsan ang dating yung tao, hindi ganun yun, mali yun, ay ako, pinagsasama sa'yo. May mga ganun, amen? Tignan mo ang response mo. Ibig sabihin, doon ka mahina. Amen? Yan. Doon tayo nasilo. Alam niyo kapag nasilo tayo mga kapatid, kapag ikaw ay nakasilo ng ibon, ewan ko lang kung pakawalan mo, lalo kung ito ay malaki at mataba, ewan ko lang kung pakawalan mo. Yan. Uulamin mo na. Yan. Kapag tayo ay nasilo ni Satanas, papayag pa ba ni Satanas tayo ay papakawalan? Amen. Hindi ka na papakawalan. Sabi niya, sa Luke 11, kapsa, kung siya isa nung una ang humahawak sa'yo, nung nahuli ka niya ulit, pito na ang hahawak sa'yo. Kakawala ka ba? Hindi na uulamin ka niya, kakatayin ka niya. Yung relasyon sa Panginoon, kapsa, hanang itsuli, hindi niya nabubuhayin. Tulad ng kapsa dita. Makakarinig ng disiplina, o masasakit na aral. Yan. Yung disiplina na sinasabi, yung salita ng Panginoon yun, makakarinig tayo para tayo ay disiplinahan. Pero habang nakikinig tayo, may nagsumbong na naman sa akin. Amen? May nag-traitor na naman sa akin. Yun ang mga reaksyon natin eh. Amen. Oh, tama ba ito o hindi? Siguro mga kapatid, tama. Yan. Ito yung mga hindi natin namamalayan at sa nasilo ni Satanas. At dito rin natin nakikita yung kahinaan natin. Yan. Yung nakakarinig tayo ng salita ng Panginoon na nagtutuwid sa atin, nakakarinig tayo aral na masasakit, masasakit sa physical, ha? Masarap doon sa ating kaluluwa. Minsan ayaw natin yon. Ano yung mga response natin? Yan, kakabsat. Siguro iwan natin yon. Yan. Ano pa? Maaawa, kung ano ito sa maaawa ka sa kalagayan ng pamilya mo, sa material o pinansyal, kaya magpasya na solusyonan na ito. Hindi niya kapsa, hindi niya awa. Hindi niya asin, kapsa, hindi niya pastar, hindi pamilya. Mga makita, hindi pastar da, kapsa, hindi pang material, kapsa, hindi niya, ako, pakaasin mo, hindi ka kapsa, kaasin mo, hindi pamilya, nasaysaya at sa, yan, na, medyo madayo lang pala. Amo niyo kapsa, hindi na reaction tayo, na response tayo, ano ka panunutan tayo, dito naman, Ijay kapsat nga umatake na Satanas. Ijay mo din nga. Yan, opera na ka ni Satanas. Yan. Tawag kapsat. Yan, hindi ka yan. Makita na nga kasla. Masyang kalaunan. Hindi pa siya ni pamilya. Yan. Masyang kalaunan yung nalita sa mula natin pinansyal. Kitaan kapsat. Uri lang niya pa nakakita na itong mira. Hindi ka pa na natulong na. Amen. Wala pa ng mom na pera doon. Amen! Hindi pa sama umawa, pero ang una mong
kaluluwa yung tao. Kahit may bigay mo lahat, may bigay mo ng kailangan niya, lahat ng mga nagusto niya, sabihin na lang natin, ibigay natin ang mundo sa kanya, pero yung kaluluwa, loss yung salvation niya. Kausap mo. Sayang. Awan. Tingin niya, kausap. Ije mantan yang satunya, offeran nanti kan di Satanas. Ika nanti yang satu kerja, ika nanti itu opportunity. Tapi mai, itu pada di papan tay mai. Oh blessing, nak kau itu apa? Nanti mai, amen. Ya, ay salamat. Ya, insabat itu apa? Yang kita kailangan na itulong ko. Yang pala, ya, kau sah. Silo gayam di Satanas, amen. Tagal sino kaya, men? Akala natin, galing sa Panginoon niya. Yan, hindi opportunity kao sa nakas niyan. Napagtulong tayo. Dahil kao sa insawat ngayon ni Satanas. Nagdugong mga batas. Tapos yung pag-aakalaan na naman natin, ay salamat galing sa Panginoon. Hindi mo lang alam kao sa trap kaya, men. Nasiguan ka kaya, men. Amen. Ah. Ano pa? Kao sa hindi natin matiis na nanghihirapan ang ating pamilya. Yan. Ang tingin ba ituran? Dapat kapsat sa physical yung unaw. Hindi natin matiis na nanghihirapan ang ating pamilya sa physical tayo na aawa. Hindi masama ang umawa. Hindi mga asing kausap. Hindi kaya kausap, hindi dapat kinat tayo. Hindi dapat kumakausap, nakasyan tayo. Kausap, di kaya may panggil na kausap, di kaya kararuwa. Di kaya kumakararuwa, hindi dapat kausap, nakasyan tayo. Hindi yung physical, kausap. Imposible, kausap, na hindi problema ang Diyos, yung taong yun. Baka man, kakausap, minsan, kakausap, hantay nga kasla, may turan, nakita-kita, pero ang alam kong na may konsensya ng Panginoon eh. Kakausap, dahil, kuna, Kristiyano tayo eh, o kaya tao tayo eh, kakausap. Kaya, ang tapang natin ibigay doon sa taong yun, kung halimbawa nakikita natin na hirap siya, yung kaluluwa. Kasi kapag na yung naibigay natin sa kanya yung salita ng Panginoon, ang Diyos ang tutulong sa kanya. At higis pa yung itutulong ng Panginoon kesa yung itutulong natin. Amen. Kaya ang dapat natin kaunawaan sa kanya yung kaluluwa. Kausap. Pero ang punto ko doon, kapag may mga ganon klase ng ating pamilya, tignan mo, ang dali tayo yung react. Iaawa, hantay kaya ngan, hantay kasta, hantay kaya ngan, turan. Amen, di natin putis. May mga ganon. Baka mat, kailangan nyo, pero dapat natin kaunawaan yung kanilang kaluluwa. Amen? Siguro, maliwanag na yun. Sumarunong ako sa, yan, gagamitan ka ng babae o gagamitan ka ng lalaki sa may asawa, o wala, o singkir man. Kausa. Dikirin na. Yan. Dikirin ko dyan, punto kay Ijay eh. No, anya di reaction tayo. Anya di response tayo. Amen. Yan. Pagkakala na itiha po kanya, kaya kausa, dikirin mo tayo eh. Dikirin na tayo eh. Yan. Kausa. No, dikirin kausa, halimbawa, ganito ang kahinaan natin, yung sinasabi ko. Pero, kapag hindi naman, di bakit? Amen. Pero kapag ito na yung kahinaan natin, ay nako, magsaya na tayo. Amen! Dahil tayo ay matutulungan ng salita ng Panginoon. Kausap, makikita natin ang ating sarili na ito pala yung ating kailangan. Kausap, eh kung hindi naman, eh bakit? Amen! Yan, kausap. So, gagamitan ka ng babae, o kaya gagamitan ka ng lalaki, o may asawa, o walang asawa. Kakausap. Number 2, kakausap, mga halimbawa na kahinaan. Number 2,
mahina sa mata. Yung mahina, kapsat niya, hangan na kapoy, di ba nakita ka din? Hindi yung malawi yung ating paningin, kundi yung kahinaan dun sa mga nakikita. Kapsat. Ito yun. Kapsat. Pangalawa, halimbawa, sa mahina tayo, o kaya sa una kanina, mahina tayo sa emosyon, at ang pangalawa, mahina sa mata, o kaya nakikita. Kapsat. Ipapakita niya yung mga nakakainganyong bagay sa mundo, kumbinyenteng pamumuhay, kapsat, at mga upgraded na gadget. Yan. Ipinapapakita niya. Yan. Tingnan mo, kapag umaalis tayo, lumala tayo. Yan, kapsat. Di ba yung mga nakikita tayong magagandang lugar? Makikita tayong mga magagandang view. Sana pupunta ako diyan. Tignan mo. Amen! Kailan ka lang pupunta diyan? Kailan mo kaya magkakaroon ng ganyan? Amen! Oh. Hindi masamang tumingin, kausap. Pero huwag natin pahinurot na tayo ay mahulog. Doon, kausap. Baka pag nasasabi natin yon minsan, dahil tao nga tayo, pero huwag na natin pangarapin. Kasi kapag pinangarap na natin na hindi naman natin kaya, alam ko yan, hindi ka lulubayan ni Satanas para tayo ay murungin. Tama ba? Kausap. Pero kapag, ayun, yung unang-una ay sana magkaroon ng ganyan, pero nakalimbas ng ilang araw ay nakalimutan mo na ay ako, iiwanan ka ni Satanas. Pero kapag hindi natanggal sa isip mo, natutulog ka, yun ang iniisip mo. Nasa church ka, yun ang iniisip mo. Ay nako, lagot ka. Amen! Nakikita ko palaging nakakita sa siyang ka, parang yun ang mukha na nakikita ko. Lagot ka dyan. Amen! Yan, lalo yung gustong-gusto mo. Yan, kahit natutulog ka na nanaginip ka. Yan, kahit saan ka pumunta, kung sana, lagot ka dyan. Amen! Yan, kapsat. Nung nasiputan, kapsat ni Satanas, tiyan. Yan, kapsat ka, hindi pagtapuyan, kahit hindi niya makikita tayo, ganun kinita mo. Babaeng pa, hindi niya babae ka. Una. Yan, nahihiya na yung babae ng katan kapag tumingin na. Ayan. Di ba, kapsat? Hindi masama. Kaya lang, kapsat, huwag sana, kapsat, mabigyan ng lakas ng loob ni Satanas para gamitin yung ating paningin. Amen. Yan. Kaya nga, nakalagay sa Kolosas eh. Anong sabi doon? Huwag kayong tumingin sa mundo. Yun ang ibig sabihin noon. Huwag tumingin sa baba. Kapsat. Kundi, ang tignan natin, mula na dyan, yung mga dapat pangarapin natin o kaya iniisip natin yung goal natin, yung kabilang buhay. Amen! Yun ang dapat ng pangarapan natin. Yun yung dapat yung goal, target ng ating isipan. Kapsat. Kaya ito, mga kapatid. Yung may hina, ipinapakita niya yung mga nakakainggan yung bagay sa mundo. Si Kristo nga eh, hindi kayo inatrasan ni Satanas eh. Amen? Tayo pa kaya? Diyos na yun. Amen? Walang kasalanan nun. Diyos pa yun. Hindi pa linubayan. Hindi pa inatrasan. Hindi pa kinatakutan ni Satanas. Anong sabi niya doon? Jesus, nakikita mo yung bahayan? Mundo yung sinasabi nun. Masarap sa paningin yun. Kapsat, masarap doon sa mata yun. Pero nung sabi ng Panginoon, Jesus, sabi ng Satanas, Jesus, nakikita mo yung kaharian na yan? Sabi niya, mapapasayo yan kung ikaw ay sasamba sa akin. Amen! Pero pinatulan niya ba? Hindi. Pero nung sinabi ni Kristo, kapsat, yan, sinagot niya sa pamamagitan ng kanyang yung salita ng Panginoon. Amen! At ganun din tayo, kapag nakakita tayo ng mga yan, nakakaingan yung bagay. Nakakakita tayo ng malaking cellphone na parang ganito, malaki. Ako, ang ganda naman yung cellphone niya. Ang ganda naman yung gadget niya. Wow! Kapsat, sabihin mo na lang. Papahintulot ng Panginoon kung ibig niya magkakaroon niya. Yun! Amen! Yan, huwag kang gagawa ng paraan kung anong paraan diyan. Amen! Yan, kung anong himala ang gagawin mo. Yan, kapsat. Wow! Pero,
Dito ka kapsa, iti ipakita, iti diablo tapos siluan na tayo. Kaya minsan hindi ako tumitingin ng tao. Alam nyo kung bakit ko sinasabi ito? Nung nandiyan kami, ewan ko lang kung meron kaming 15 years dyan, sa bahay namin dyan. Yan. Yung kapitbahay namin, ilang metro lang, ha? Kapag may nagtatanong sa akin, hindi ko alam kung anong makapangalan nila. Dahil ako mahilig tumitingin ng tao. Yan. Baka ba't narinig ko yung kanilang pangalan? Pero hindi ko kabisado dahil hindi ako kapsat hilig yung tinitignan ko yung mukha ng tao. Yan. Kapsat. Kasi, kapsat, klik-klik ka, di ko ibabalik na iba ka yung tao, lalo kung babae. Kasi kapag tinititigan mong ganyan, yung isip na tinititigan mo, masama. Amen. Kaya yun. Yun ang buwan ko ah. Yan kapsat. Kaya hindi ako ako yun, ako mamahilig din yan, mulmulang lima. Kaya yung mga masasarap na baga. Kakausahin yung mga nakakainggan nyo. Tulad ng mga halimbawa, lumalayo tayo, namamasya tayo, kung saan tayo pumupunta. Alam nyo kapag natinignan kong ganyan, hindi ko na binababata. Kakausahin, tamay, maalim nyo yung tinignan. Lalo kung pumupunta ka sa mga SM, wala ka namang pera. Amen. Pumupunta ka sa mga mall, yan. Parang masama naman ata yung rason na hindi, kahit wala akong pera, kahit paano mabusog naman yung mata ko. Patikigyan ako. Yan. Yung mga ganon, amen. Yung mga ganon na ginagawa natin, ay siguro kakapsal, may porsyento na ikaw ay masisino. Bakit? Kahit wala kang pera, pag uwi mo, kapag nagandahan ka nun at nakursamatahan mo nun, iisipin mo yun. Yan. Hindi matanggal sa isip mo nun. Kapsa, pag nagka-pera ako, babalikan kita. Amen? Pag nagkaroon ako, bibibib kita. Nakakita ka nang kasabi dun sa second hand na damit. Wala kang pera. Siguro, fit na fit sa akin yan. Siguro, ang ganda sa akin yan. Pero wala naman akong dala. Ibali, babalikan kita. Amen? Amen? Yan. Kahit nga wala kang paplano-plano, pumunta ka sa palengke. Dumadaan ka doon sa mga nagbukay-bukay. Naglalakad ka lang, wala kang paplano-plano. May pera ka lang, pero pambili ng bigas. Tignan mo, nakakita ka may naangat na palda. Ang ganda mo na. Yan, di ba? Kinukuha mo na dali na tuloy yung bigas. Pagdating mo sa bahay, wala ka nang isasain. Yan. Dikit-iba ka. Nakapsan. Na ako'y tayo itipanat kita. Yan. Ganun din sa mga gadget. Kapsan sa mga ano. Maganda rin kung hindi kami marunong kay Sister Sok na yung pag-ganun eh. Hindi kami marunong yun. Kapsan. Kahit tinitignan ko, hindi naman kami marunong. Ba't ako magkaka-interes? Yan. Pero, siguro kapag isang libro na tinitignan ko yung mga nagkakaroon, imposible na hindi ko upan. Hindi ako matuto. Pero ayoko. Amen! Bakit? Wala naman tumatawag sa akin. Wala naman mag-detect sa akin. Ibang ako bibili. Amen! Yan. E bakit pa ako kukuha at para picturing ko ang sarili ko? Bakit? Ano ba yung sarili ko? Wala ba akong tiwala? Wala naman ako. Amen! Ang dami nakakaroon naman ganit at kung anong picture-picture. Parang wala silang tiwala sa sarili nila. Tulad kapag pangit, pinapalitan ng ibang mukha. Amen! May talaga nun? Akala mo kapag nakita ko ng video, bakit sino ba ito? Siya ba? Bakit iba ang mukha? Yan, binago pala yung mukha ni Maria Primera ang inilagay doon sa mukha niya. Kaya yun mga kapatid, tignan mo sa napakasimpleng bagay. Nasisilo ba tayo? Nakuhulit at nasisilo tayo. Iba na natin yun. Kapsa, antay ka usan kaagbay. Ano ba? Yung iniinggit ng mga iba't ibang klase ng makamundong kasiyahan o libangan. Tulad na yung sinabi ko kanina. Kapsa, libangan na kayo. Kapsa, lalo na kapsa, patakar na nga lugar ganyan. Ano ba yung kinapalang niyo? Lalo yun mo sa tabintakat, ang ganda naman ba? Balik ka. Amen. Pero hindi kami babalik na ako. Mahal. Mahal, hindi kami pa pinaligo.
Yan. Ang mahal pa naman yung binayaran ng kapatid na yun. Tapos, biro mo, hindi kami nagala yung pinagbayad doon sa swimming pool. Itapat sana, magbabad kami doon kahit magdamag doon sa swimming pool. Ano, ilang minuto lang, sumangat kayo! Kaya mga kapatid, yung nakita namin lugar ngayon, hindi na namin babalikan. Sa ibang lugar pa lang. Yan. Tapos sana makasama yung mga hindi sumama, mga kapatid. Yan. Itong dalawang ito, may utang niya, babayad kayo. Sa Panginoon kayo magbayad. Alam niyo mga kapatid, yung aming pinakararapat, ang ganda. Yan. Ang ganda yung pinakararapat ito. Nakapagbigay ng information kung paano, mga kapatid, kung maghanda at hindi lang yon, kung paano, gaano tayo kalapit doon sa finish line. Kapsat. Sana, kapsat, paulit yon, pero ewan ko na lang kung maulit pa. Dahil pabalik na sa Canada, kapsat yon, financial natin. Pero ganoon pa rin ang Panginoon. Pangalawa, yung last mga kapatid. Mahina sa physical. Yan. Lagi kang binibigyan ng sakit sa physical tulad nito. Kausap. Mga kakaibang sakit na hindi agad nalulunasan. Yan, kausap. Tigigay, kausap. Kung tayo ay mahina sa mga ganyan, yan, kausap, tulad nito, yun na lang ang gayahin natin. Yan. Ay yung reaction niya, kaya response niya yun. Wala, hindi niya pinaksyonaran. Baka pagminsan, sumasagi sa ating isip, Lord, kung kailan ako naglipod, kung kailan ako na, totoo naglilipod sa iyo, Panginoon, bakit hindi mo ako patalunin? Natural, sumasagi sa atin yun. Pero, kapatid, hindi naman hindi tayo sisihin ng Panginoon. Bagamat, kundi yung unawa, bakit kayo binibigyan ito ng Panginoon sa atin? Amen. Bakit? Nga ba? Nandyan yung mga sakit sa physical. Alam mo kung bakit? Kasi kapag ikaw ay malakas, wala kang sakit, hindi ka tao doon sa bahay niyo. Natural yan. Amen. Wala kang panahon kakapsat sa kaluluwa mo. Puro pang mundo. Puro pang pisika. Kaya kung meron man nararamdaman, Panginoon, pagalagin mo naman ito. Panginoon, sumakit naman ito. Amen. Yan nakapsat. Kaya yung nakapsat tulad niyo, hindi niya sinisin ang Panginoon. Bagamat ang sabi niya, yan, lalo yung pinrenes niya ang Panginoon. Panginoon, ko lang na hindi sa akin yan. Panginoon, ibinigay mo lang yan. Pinamahala mo lang yan, Panginoon. Yung mga anak hindi sa akin yan, ibinigay mo. Yung mga kayamanan, yung mga kayarihan, Panginoon, ibinigay mo yan, hindi sa akin yan. At hindi ko rin, mga anak, ako napadali, dapat hindi sa'yo ang tumulong sa akin. Kung inyong kinuha, Panginoon, ang anak, ari-arian, mga material na bagay, kahit itong physical ko, sabi niya po, wala akong magagawa. Dahil bubad akong lumabas sa tiyan ng aking ina, natural Panginoon, bubad din akong babalik sa iyo. Nagkasala ba? Hindi. Yun ang gusto ng Panginoon na response natin. Yan. Tapos, hindi tayo pinag-questionan ng Panginoon. Ngayon, nanatikaw siya. Paano natin malalaman na may distraction o damage na nagaganap sa ating kaluluwa, sa loob. Pausa. Tapos ano tayo na maamuan, kapausa, na tagayang high blood tayo? Yan. Kaya tayo natin kapausa na maamuan. Iliteral natin magbaga. Yan. Apay na rin at pagpa-check up tayo. Yan. At pag-ibig tayo. Dahil gusto mo, kaya tayo, numaamuan, no? Ay, blood tayo, kung saan. Amen. Ngayon, sa spiritual, ngayon, paano natin malalaman na may distraction o damage na nagaganap sa ating kaluluwa yung sa loob? Amun yung kapsat, kasi maraming, dito maraming natataya. Kapsat. Tapay ko lang naalong kapsat, hindi malilaw. Komo sa physical, walang nangyayari. Yan. Akala okay lang yung spiritual sa kanila, yung spiritual nila. Akala nila ay okay yung spiritual life nila, pero hindi na pala. Ano sa? So
sila yung ipakalilawan. Ngaawan mo nila yung makitang na dami, distracting one at the physical. Isumatean mo, at okay, yung spiritual, wala naman akong nararamdaman na problema, wala naman akong nararamdaman na masakit o kayo mahabit. Yan, okay naman. Tuloy na sa isip mo, okay na siguro ito sa spiritual. Diba? Ngayon, paano natin malalaman na sa loob pala ay may distract? May sira. Ito, may alin mga kapatid. Bagay na oras tayo, 10:20. Kasano tayo namamuan? Kapsat nga, agdang matagkadaan. Yan, kapsat, marakrakrak, kung madamdamin sa kapsat na makaramit, ito'y kararwa kayo. Umuna, sa pamamagitan ng ating mga inilalabas na ugali sa araw-araw. Umuna, kapsat, sa pamamagitan ng ating mga inilalabas na ugali araw-araw, tulad ng alin? Tulad ng ano? Una, pugnotin. Hindi ko naman ako sa di pugnotin. Ano si Kata Irene? Yung ilumano ng pugnotin? Mr. Irene, pugnotin parang yun. Pero meron pa. Yan. Baka magtama yun, pero meron pa. Yan. Yung pugnotin, walang pasensya. Amen? Yan. Yan, brother. Akas na awan ka niya na iti pa nagigigtog na. Yan. Pugnotin, talaga na nakakukuha. Yan, kausap. Sa pamamagitan ng mga ating inilalabas na ugali sa araw-araw, ito yung mga sign. Ito yung kapsat iti sinyales. Tapos maamuan tayo, kapsat ka na magkakaligyan tayo. Una, tiyo ko na, bugnotin. Awan iti. Alis ko magre-react. Yan, kapsat. Mas lang ako matatapa ng tutupag ni kita. Parang gano'n. Nakapsak. Yan. Mas pasantin daw. Ay, malakas dyan. Yan. Kurang na kapong kapsak. Kapatama pala malalaw niya. Kaya nakatantang eh. Mas pasantin sa loob. Ay, parang gano'n yun. Nakapsak. Sige, mas pasantin. Sa kita. Bakit ba yan? Mga awan tumakat ang mga patayitan. Kasi nakas kiti dyan. Nakapsak. Bugnotin. Nakapsak. Kapag may mga gano'n, sinyales sa reaksyon. Ure naglubog ka kapsat kita, kagpugtugaw. Ure awal ni marikrik na, ginood na kasi kapsat na marikrik na. Kapsat, rog-rogin ti sakit. Yan. Ano ba, kapsat? Ugaling araw-araw na mararamdaman, wala nang tayong gala sa pagpapakuloy. Dinirikrik na tayo, mas kaawalin kapsat, dinirikrik na tayo na nangaksak na yung tulog. Yan, kapsat. Marinig na yung kapsat tiyan. Marinig na yung unuhaan. Kaya makarinig na kapsat na dumagagpati. Yan. Maamuan na yung kapsat na gaya. Anong gagawa yung sakit ko? Sika niya sakit mo. Apo, hindi gaya. O, di ba natay mo ba? O. Di ba kapsat mo at nakasyakit? Kita niya naman, hindi may pari. May palit ka niya. May palit ka tinatama. Amen! Sa espiritual, lumabot tayo kapsak, nagdadaw-dadas yung tip tayo. Kapsak, di ba mag-dieta tayo? Yan. Kitmo, di gaya kapsak, hindi marikrik na tayong kapsak na woman lang raksak tayo. Kapsak, di nyo pala tutuloy tayo at tatapos ng kapsak. Marak-rak-rak. Sis, hintay ni Juan. Hindi, hintay ni Juan na yun. Hindi mo nung tetap pa. Yan. Sis, kawal nung tetap pa. Hindi, sige na lang. Huwag magagano, amen. Pero samantala nung una, ay huwag pa lang, pero sister ang, niya, di ba, huwag niya, anya, tresin tayo, huwag na kayo, tresin sa kayo. Di ba may mga ganon? Kapsat. Pero kapag may mga ganon, kapsat, ha, huwag na kayo. Aha, ano ba kapag na? Ito kali, aray uma. Ay, wali na, kinang mapamikita kung mayan pa. Eh, hindi tulad na makakikita. Kung muna na, hindi tulad na makakikita. Niya, mayan pa eh. Di ba may mga ganon, kapapsat? Yan. Ay, huwag mo nito yun. Bumibot na, kasi ipag-ulo ko. O, may mga ganon eh. Yan, kapapsat. Noong adal, kapapsat, tigay marik na. Yan, maapamon tayo, kapapsat. Na adal, tigay mo nito yun. Yan, kapapsat.
mawawalan mo na na nawawalan ng interes o gana sa espiritual na bagay. Ang gustong-gusto na natin gawin o puntahan ay ang mga makamundong kasiyahan na. Nung dinigay, kagsat iti mariklip na. Nga nung may panggap kaya espiritual kaya awang gandanas mo, awang gandanay kayo mo. Yung nung atanakawis kika, out of the realm, iskarsyon at pasyar, ay maragragsakan ka, kagsat at agandin. Atau mana tinuman? Yan. Atau mana rakrak di dunia ini? Kalau sah, hal ti papan yang lain ti tidak mana? Yan. Nanti, esok orang ini baru nanti lagi, okey pak? Oh satu dah, satu kami di mana aku mengumpulkan pan, satu kami di mana kasut, satu kami di mana kita. Ini tu nama ni dibigali di dunia kita punya. Aku terlalu banyak orang kau ni. Pai mana kan? No, amen. Terlalu banyak kata orang kahwin pemasaran wala. Pero pemasaran si iskarsyon ni ilan mo. Amen! May mga ganon, kaupsat. Yan, kaupsat. No, awan iti ang danas mo, kaupsat, iti na espirituan. Kit, danaduhan, kaupsat, iti makarundo, kaupsat, napagrasakan, kaupsat, amuyo. May katuwa, mga prinsipyo natin ay makamundo na. Yan, kaupsat. Na inlubungan ni kaupsat, kasla lubungan ni kaupsat, iti pang prinsipyo tayo. Hanggang makalangit eh. Yan. Di kaya ni kaupsat, iti prinsipyo tayo. Imbes ka kaupsat na makalangit, na espirituan, kaupsat, makamundo, kaupsat, iti prinsipyo tayo. At adanit sen, napakadali na tayo mahatak ng sanlibutan mga gawain tulad yung sinabi ko kanina. Kapag ganon, ang ating mga nararamdaman, kakapsat, ikaw ay dapat may ospital. Dapat may confine. Amen. Dapat may confine. Alam mo na may sakit ka, alam mo na may distract ka, tapos hindi ka pupunta ng pensin. Ay nako, kakapsat, lumalat sakit. Lumalat hindi damit sa kakapsat. Baga matumpisikal, lumukmog na lumukmog, umimas na umimas iturong mo, umimas mo, umimas, itibahan mo, kakapsat, umadok mo, umadok, kakapsat, iti barbaan, kakapsat, na datingan, ngayon doon din yung unit mo. Awani, kakapsat, may tatlo, kakapsat, humihina, o lumuluwag yung ating mga, lumuluwag yung ating panilindigan, napakahina na nating manindigan sa harapan ng mga tao yung ating pagiging Kristiyano. Awanin ka sa kaslahan kayo may takdiranan. Hindi ibagpag na Kristiyano tayo. Yan. Kung sinasabi mong born again ka, nabago na ako, pero yung buhay mo ay wala na. Amen. Pababalik na, hindi na pasulong, hindi pa atras na. Yan. Kapag meron nun, takapsat, may damage na. Amen. May damage na, kakapsat. Hindi ko na lang yung kakapsat. Humihina o lumuluwag yung ating panindigan. Kung ano to? Napakahina ang ating panindigan sa harap ng mga tao yung ating pagiging Kristiyano. Hindi ko na tayo, kakapsat. Antay kaya ng takdirano. Hindi ibaga tayo kung tayo ay Kristiyano. Kakapsat. Yung sinasabi natin, tayo ay born again, wala na. Kakapsat, sumasama na tayo sa mundo. Kung ano yung mundo, ganun din na rin tayo. Kakapsat, hantay kaya na takderanan na may parit iti kastoy, tapos pumupunta tayo, ay wala na, kakapsat. Kapag may mga ganun na sitwasyon ang ating espirituan, tayo, kakapsat, ay meron na nag-distract sa ating noong. Amen. No, at tadi ito yung kausap na rin na tayo. Yan. Pangapat, napakadali nating maibaling yung ating focus sa mga hindi spiritual na bagay o gawain. Hindi kayo sa titi may kapat. Napakadali nating maibaling yung ating focus sa mga hindi spiritual na bagay na gawain. Lumundo, nakalisto. Kausap, pero spiritual, ang dami yung rason. Kakapsat, nakatatuti mabalik na iniibaga.
No, at the turn, nasa, no, at the turn, hindi yung hurry-trick na ang ngayon. Dapat kung saan, agapan tayo. Yan. Walang tao na hindi dumating sa kanya itong sinasabi ko, bagamat ang dami ito. Pero kundi lang at pinipili ko lang yung sinasabi ko, at alam ko na meron pa kayong may dadagdag dito. Pero walang tao na hindi dumating sa kanya ito. Pero alam niyo mga kapatid, ang spiritual ito ay labanan. Lumalaban ka. Yan. Dahil ang ating kalaban ay napakatalino, napakahusay, gumawa ng estrategiya. At kung hindi tayo kapsat, nalaing, kung hindi tayo marunong, makapsat, na kumilates, mangkilala yung sitwasyon ng ating spiritual, alam ko tayo ay masisino. Ang mong kamasiluan na kayo, ang mong kamatrap kayo kakapsa. Dejay, ito na ito. Dejay, alis ko tayo. Nga kasla. Hindi, ibalik kayo, hindi focus tayo. Hindi mundo, hindi lobo, nagiging pangarap tayo, nagiging panggap tayo, kumaya sa pang-physical, pero yung spiritual ay wala na. Kakapsa, bagamat pumapasok tayo sa church, linggo-linggo, pero kakapsat, hindi talaga ma-focus tayo, pero ang mundo, kakapsat, dapat, kakapsat, ang paagas tayo dahil kung maagap pa. Yan. Paagas tayo, kakapsat. Panglima, paano natin malalaman na meron ng distract? Yung desire natin sa spiritual ay bumababa at lumalamig. Yan. Wala rin yung dating init. Yung dating 90% o kaya 80% yung init natin, kakapsat, pumupunta, kakapsat, sa 30, pumupunta sa 40. O kaya, dumating yung 50-50. Yun, kakapsat. No, at dati, kikiyay, kakapsat, na, kuwan, klase, kakapsat, nga ma-reflect na tayo, kakapsat, ang mo tayo, na at damag-reflect yung unit tayo. Amo tayo na at damage tayo. Kapsa. Amo tayo na at damarakarap. Nag-trigger kapsa. Kasi, kaya hindi agibangon. Nag-trigger, hindi bumangon. Tandaan lang tayo kaya tayo ang pafudot. Dike damo at napudot ka, tapos nag-damage ka, nag-trigger tayo ang dadang ulit. Kapsa. Nag-trigger tayo ang papudot ulit. Yan, kapsa. Tamo yung kapsa. Nga ng oras. Nga agda ng kakatan ng silipan itigyan lugi ka ang nakakatantanan hindi namin kayo tatantanan kung nata yan ni Mike Enriquez kung may katariwaan katiwalian mo kung nalaga eh kabulastuhan na ginagawa niyo tandaan ninyo hindi kayo tatantanan kung nalaga eh yan itigyan lugi sa kasyan. Oras ka sa tanda ng silipan na may limamis tayo. Kakapsat, ato ni wagas na tatlo pala yung isang naka. Tatlo din yung barang sa tupan na. Di jacket no, at dati yung mga rinig na maamuamon na rin tayo at dadamits mo. Amen? Kahit hindi pa natin narinig yan, imposible yung hindi natin mararamdaman. Imposible, kahit hindi ko kakapsat ko rin, hanggang nang nandito yung message. Kahit hindi natin narinig, ito na mensahe. Kakapsat, alam na namin na meron na ang diferensya sa loko. Bakit? Wala na yung init mo eh. Wala na yung dati eh. Yung masaya, mukha mo noon parang matanda ka na ngayon. Yan, kausap. Yung napakainit, kausap na panagpam, hindi ako, hindi kakas na, nakalaglamins eh. Dito eh, kausap, hindi pa kaamuan. At imposible, kausap, na hanga na tayo, ito muna, na makarik na kakapsat at hindi rin alam ni Satanas kakapsat yung ating kahinaan na una kundi tayo ang unang nakakalap. Yan. Huwag lang tayo magpakita kakapsat tani Satanas ano magkabuti yung pagkakuyan tayo eh doon tayo magpakita eh. Yan. Kakapsat. Ay hindi mo magpakita tayo ay amun. Muna na nuwa. Di kahinaan ni Emil muna na nuwa muna. Yan. Tekahinaan ni Astoy, amuna nuwa. Kakapsat. And hindi mo santay na mangipagpakita, kakapsat, atit awad ipagpangunan na. Yan. Last, kakapsat. Sa mga
performance natin sa gawain, lagi tayong nakahadlangan. Kasi may mga dahilan na reasonable at may mga dahilan na dahil at may dahilan na dahil sa nakahadlangan na pala. Igidyan, kapsat, iti may kanin, kapsat, nga panakaamu tayo, kapsat, nga matis-distract. Sa mga performance natin, sa gawain, lagi tayong nakahadlangan. Yan. Kapsat. At naman, kapsat, hindi kasi na dahilan, muna rason nga, talaga nga rason ang pwede. Ngayon, at naman, kapsat, hindi dahilan, kapsat, nga hadlang kaya na yun. Nung pahadlangan tayo, kapsat, ay, tigidyayin. Yan. Sa tigidyay, kung makapsat, part tayo, iti iglesia, part tayo, kapsat, iti bagay ako, na at dati, kapsat, ka din yung kaparte, kit awanin, kapsat, kas lahat tayo matugunan, kapsat, baka at dati. At sa panganikan man, at tayo matugunan, at dadahilan, at darasunan tayo, kapsat, nga kaawat, puno katanggap-tanggap, iti ako. Pero kapag hindi hadlang, puno rason lang, kapsat, baka kapsat talaga ng hadlang dyan ni Satanas. Amen? Masiguro kong sakinyan. Ito ang mga ilang sinyales na tayo'y nasisiyo ng ating mga sariling ipinabasya at ginagawa at hindi ibang tao ang magsasuffer, kundi tayo din mismo. Kasi dyan, kapsat, si tayo hadlang na mismo, kakapsat, iti aksaper, no, kapsat, di gijay nga arami din tayo, uno, kapsat, mapasya tayo, kapsat, si tayo matlay, kapsat, iti aksaper, saan nga, sa bali, na tao, may sinasabi ng kawikaan, iti proverbio, di ba ganun yung proverbio, kawikaan chapter 26, verse 27, siya sino man namang kali, iti pala ko, una nagay, iso matnagtuigyan. Yan. No, sino man iti akali iti abot, wano pala po, dinitra, nung sino? Isunto man tayo di masinuan. Isunto man tayo di manyako. Tim mamikulati, una na iti ba to? Isunto man tayo, una na aksoblin kung mamang latit kanya na. Iso nga, ito'y kakasa. Yan. Nga saan nga sabali na tao dili aksaper kadagigay na pasya uno aramidin tayo kakapsat na ibagman uno dagas yan agaramit kay di dagas si kamot lang taksaper agaramit kay di naimbag si kamot lang taksaper kakapsat iti kinaimbag yan kas kadagigay ibagan na hindi po Proverbio chapter 26 verse 27 na una na dyan dig a pit, fall into it. Yan, noan niya niya ang aramidin, isumat na ang kapsat. Iti, pakatin na tayo. Nagarami ka tayo, gumawa ka ng bukay, ikaw ang mahuhuno. Kapsat. Ganun niyo. Kapsat. So nga, hindi ibang tao ang masisilo, maluloko, ang maisahan ni Satanas kundi tayo rin mismo. Kung hindi natin nakikitang malinaw yung mga strategies niya at hindi tayo nag-iingat na kung magpasya, magdesisyon tayo, minsan hindi natin naisip kung anong magiging epekto nito sa ating espiritual na buhay. Minsan kapsatkas dyan. Tikitain pa yun. Hindi niya arami din tayo. Pero minsan ako sa, ante ka pa, paano mo niya tapagdasan na mayat ka mata? Amen. Sarap tayo na sarap. Arami tayo na arami. Baka sakto mo lang, ipagdimbangan na, ipagbalatangan na. Tulad mo, siya ang gumawa, sumalang din ay balatangan niya na. Amen. Kung ano yung ginagawa, kapsat, na mali, isumalang din pakatitinanan na. Amen. Nakalayo ko sa, yan, sumarap na po na yung Ephesians chapter 4, verse 27, di kay ikan, tinubar, iti sa iyo. Ano nga ikan? Ang mga pagplastarin. No, kasabulan ng mga dapitakin, kamsat, kung mabalin na kapagsak ka, makaalak at tapak, takalam. Ang mga nakumang bagay ka, mabalin
mo. Yan. Pagkatampi niya abot, pausa, namang mga kakumati, babal ka pa ang pagkakumati. Hamungin mo pagkatakaw sa namang mga kakumati, babal ka mo yung tinugan yung tibat, pinili ka mo, pagkakumati, hindi mo ka mo, hindi naman ganun. May mga ganun eh, amen. Yan. Ang mga tibabal ka mo, ito mo nag-iibat, hindi din babal, pagkakumati, hindi mo ka mo, hindi sumarap ko na ito pagkatakaw. Problema, driver. May mga ganun. Pausa. Nung sinasabi ko, yung butas na pwede, kausa, pagsirkan yung pagkundaway ni Satanas, takpan mo. Yan. Tulad halimbawa, yung kahinaan, dun yung nagiging butas, kausa. Yung sa nakikita, sa emosyon, yun ang kahinaan, yung maliliit na butas, takpan mo. Amen. Yun yung sinasabi ko. Kausa. Tulad yung mga nararamdaman natin sa physical, huwag natin, mo, nangangkala ba yabas kaap sa takil ang ating panglin at punta sa ikantiks mo. Takil gaya. Yan, kaap sa ako, doktor. Abakas dyan! Amen. Kaap sa, di ba sa Diyos mo? May mga ganun na tao. Ay, ako. Masakit ang tungkol. Awan natin din na ito. Baga may mga ganun na tao. Amen. Ako yung kaap sa kanya kang ibabaga sakit ko. Yan. Sa latan, hindi makakuha ng ligna. Yan. Ang may magbaga. Sakit sa espiritual, lalo sa sakit sa physical, hindi ko sinasabi. Kasi napakagaling, napakadulas. Kapsat, napakahusay ni Satanas, gumawa ng pansino sa akin. Amen. Pwede niyang palalain yung mga sakit na yan. Kapsat, nung kumapit na espiritual, kaya naman palalain. Kapsat, ay, pa-extray nakman. Pa-extray ko ng tibara. Yan. At ang mariklip naman, nalaimbangas. Kapsat, hindi may isang oras. Yung nakman, ipa-exile di para. Yan. Kahit wala naman yung diferensya yung bara mo. Alam mo, nagbabili sa Satanas. Yan, paglabas yung seraps, wala na yung bara. May mga ganon. Amen? Nako, sabi ng doktor. Nalingato, bakit? Clear, sabi niya. Sabi niya, bakit ano yung clear to? Wala akong sakit. Hindi, wala ka ng baga. Ay, ako, tignan mo. Mahahay blood ka. Amen? Yan. May mga ganun, kakapsa. May mga ganun. At may maraming istorya na ganun, kakapsa. Napakarami. Minsan mo, may kwento pa, kakapsa. Tutal, malamit na tayo magtapos. Dagdag mo ito. Kaya kung pamangkin, nabali dito, bata pas niya, sabi dun sa pulibar, ang pulibar na Israel, ay dapat may ipan niya. Dapat putulin na. Habang maaga pa, para hindi tumakas at lumalak, putulin na yan. Sabi yung doktor, eh di siyempre, kausa, na walang tangyong magulang dahil puputulin na yung paa yung bata. Ayan, tapos in-x-ray, tama nga, parang may diferensya. Alam mo na kapag muni-muni at pag-isip-isip yung pan, yung magulang, dinala sa Maynila. Anong in-x-ray dun sa Maynila, tignan mo, wala palang diferensya. Ay, bakit puputulin? Sabi niya yung doktor, makukuha yan sa gamot. Tama nga, yan, nagamot lang ng ilang buwan, ayaw, naalis na yung paa ng bata. Ang lumaki na, nakapag-asawa na, may anak na ba? Tingnan mo. Ganon kausap ni Satanas. Yan. Gumawa kausap. Kaya, anyaman mga paraan, tatlo dadagulir na, dahil natin kayo. At tandaan natin, narating kausap, ang mga pansino ni Satanas ay ginagawa niya ito ng may katalinuhan. Yan. Pagkatuso siya, napakahusay, napaka maistrategiya sa paraan hindi talaga natin namamalayan at hindi naaltang naisahan na pala niya tayo. Kaya sa mga ipinapasya, decision o gawain o aksyon, isipin natin mabuti kung sa mga ito ay may nakaambag na silok. Ang tinutukoy dyan ni Satanas, isipin natin, na agda na kaampang. Aming i-desisyon tayo, araminin tayo, panunutin tayo. Kapagsan, ano niya natin ang lignan? No, araminin tayo. Ano niya natin? Ito muna, na da-damage na. Di sa balik na tao, siya yung lang muna tayo. Kapagsan,
Tulad ng tao, sa tingin ba nga na, Matthew chapter 10, verse 16. Inbaon kayo ko na, itin nga, ano na, nakalagay ni Lobo. Kaya di ko na nangyakaw sa, niya, naanunad kayo, umah, kuna ni Kristo, kalagay niya apostol. As tamo ko sa kanya tayo, naanunad tayo kumah, kaya nakapsan. Tapno, saan na kayo kapsan? Kung may isang hana, ni Satanas. Tawagin ko sa ato, umah, kung tayo. Tayo ay tumayo, mga kapatid. Tayo ang manalangin. So, imagine tayo, kung makakapsat, hindi pupunta tayo. So, imagine tayo, kapsat, hindi magbagi tayo. Yan. Matagal na at baguhan, kapsat, ang mong padayo yung message, kapsat, hindi ako pa niya tayo, kit ang mong na naawakan tayo. Kit ang mong kapsat, padayo yung message tayo, manibod ka niya. Hindi lang kayo. Alam ko tayong lahat, kakapsat, nalaman natin kung ano yung dapat natin na. At eh, bangunan na umuwan tayo sa tingin-diferensya, individual kakapsat, kanya tayo. Ngayon, ano-ano, kakapsat mga kapatid, sa kasalukuyan, yung mga sumisino sa iyo. Meron ba sa atin ngayon ang nasisino? Gusto ba nating layaan yung ating mga kinasisiluhan sa ngayon? Ang mukausap na kaya tayo? Alam ko, oo, ang sagot natin. Maanyaman, kakausap. Di kanya pa kasisiluhan tayo. Kakausap. Kinoanyaman, kakausap. Di jay silo, di kaya tayo kakausap. Narayaan. Di kanya pa kasisiluhan tayo. Ang mukausap tayo. Kung kakisumpat tayo, kayat tayo, kakapsat. At kung nahihirapan tayong layaan ang mga ito, ipinarinig sa iyo ng Diyos ang mensaheng ito sa atin upang ipaalala na siya ay Diyos, na siya ay Ama, na maaari mong ngayong lapitan, iyakan at pagpatulungan. Alam ko ang Diyos na didiminirig sa atin. Alam ko ang Diyos ay hindi niya tayo tanglinguran, kundi siya ang Diyos na nakahirinig at kung lumapit tayo, siya ay lalapit sa atin at kung humingi tayo, siya ang magbibigay sa atin at kung kailangan natin ng tulong, siya ay tutulong sa atin. Tayo ay manalangin mga kapatid. Panginoon, salamat Panginoon sa ibinigay mo sa amin sa oras na ito. Agyaman kami kay ka, Apo, dito yung message, dito yung mensahe, o Apo, ngayon mo kanyami, at dahil iti individual kanyami o Diyos, na kayang mi nga panawan, kayang mi nga layaan o Diyos, na iso dito yung ipakasilsilwan mi, numan pa isaan kong mamayin kas. Saan ko nga may buksilan at individual kanya niya o kapatid na agda ka na ito eh. O Diyos, na iso ako at ipakasinsilwan mi, na iso dito iti kayat mi kamanawan. Ngayon Lord, maninatan kami nga mangmanaw ka dito eh, no aramatan mi, o no, o sarin mi, itibukod mi nga abilidad. O sarin mi, itibukod mi nga piksa. O no, sarin mi, iti mga tao nga amo mi, no dikit dia, sika ako iti pagigubitan mi na amunay na sika iti Diyos, sika iti Ama, na noong masidit kami ka, kit iba kami, dagiti iso amin ang kasakulat mi, alam namin na ikaw ang Diyos, ang nagbibigay ng aming kahilingan, ikaw ang Diyos, ang nakikinig ng aming mga sinasabi, ikaw ang Diyos ang tutulong lahat ng nangangailangan ng saklolo tulad namin, Panginoon. O Diyos, itinadalangin ko, O Diyos, mula sa akin ang lahat at mga kapatid na nandito, Panginoon. Nawa, O Diyos, bigyan mo po kami ng marami pang kaalaman, Panginoon. Bigyan mo pa kami ng maraming karunungan dahil kami ay may limitasyon sa aming isipan, sa aming kaalaman, Panginoon.
kung ito ay ang aming gagamitin, Panginoon, kami ay magkukulang, O Diyos, hindi sapat ito, Panginoon, na para ipamigay sa lakas ng aming kaluluwa, kundi, O Diyos, sa pamamagitan ng iyong tulong, sa pamamagitan ng iyong salita, sa pamamagitan, Panginoon, ng aming pagtupad, ang pagmumulan ng lakas at ganun din ng dikta o presensya ng Espiritu Santo, Panginoon. Salamat sa araw na ito, O Diyos, nawa ikaw pa ang magdagdag sa aming araw na ito. At salamat din, Panginoon, ikaw ang nagmulat ng aming kaalaman, ikaw ang nagmulat ng aming kaisipan, Panginoon, na malawo, O Diyos, sa mga aral pero namulatan kami, Panginoon, sa message na ito, O Diyos. Salamat, Panginoon. Salamat, O Diyos, na ikaw ang nagbigay ng panibagong aral at kaalaman, Panginoon. At sana tulungan mo kami para magampanan at lalong makita namin, Panginoon, yung dapat naming punuan at dapat naming gamutin ng aming mga kahinaan. O Diyos, lahat kami may mga kahinaan kami, lalo sa emosyon. O Diyos, nandyan yung mga reaksyon. Nandyan yung mga, Panginoon, ng mga nagagawa namin. O Diyos, pagdating, O Diyos, kung ikaw ipinapahintulot mo na kami ay subukin sa pamamagitan, Panginoon, ni Satanas. O Diyos, salamat. Tinulungan mo po kami. Binigyan mo kami ng abiso. Binigyan mo kami ng aral. Binigyan mo kami ng babala, Panginoon. Sa mga ganitong kinahulugan ay nakakatakot, O Diyos, dahil ito yung pagmumulan ng aming ikisasira ng aming kaluluwa. At salamat, O Diyos, ikaw ang nakapagbigay muli ng aming kalakasan, panibagong aral, Panginoon, para kami naman ay makapaghanda, para kami naman ay magamot namin ang aming mga kulang, ang aming loob na sakit ng aming kaluluwa, Panginoon. Salamat, O Diyos, at kung halimbawa, Panginoon, na kami ay magamot namin ang aming loob, O Diyos, kami rin ay gagamitin mo sa ibang kaluluwa, Panginoon, para matulungan din sila, para mapalakas din sila, Panginoon, para lumakas din ang kanilang pananampalataya, O Diyos, tulad ng mga kapatid mo namin na nanlalamig, magamit kami na para pumapainig din sila, O Diyos. Tulungan mo din, Panginoon, sila. Patakin mo din sila, Panginoon, kung ano yung mga problema nila, kung ano yung mga dahilan, O Diyos, na kanilang kinahulugan at yun ang dahilan kung bakit sila nasisilong. O Diyos, tulungan mo. Bigyan mo sila ng kaalaman para maunawaan nila ang kanilang ginagawa, O Diyos. Pero gawa ka ng paraan, Panginoon, para sila ay bumalik yung kanilang, Panginoon, yung kanilang inis, kanilang espiritual. Lord, tulungan mo din ang mga kanilang mga nararamdaman, kanilang mga sakit, kung ano yung mga dahilan, problema na kanilang, Panginoon, nawawalan sila ng gana, nawalan sila ng pananampalataya, Panginoon, tulungan mo para sila ay bumalik ang kanilang pananampalataya sa iyo. Pagamat dumating yung mga sakit, dumating yung mga pagsubo, dumating hanggang kamatayan, pero Panginoon, yung pangako mo, Panginoon, makakaroon, O Diyos, ng buhay na walang hanggan. Yun ang intak mo at ibigay mo sa kanilang puso at isipan para, Panginoon, makapagpatuloy yung kalakasan espiritual sa kanila. Inadalangin ko din, Panginoon, yung mga kapatid po namin na wala dito, bagamat nandun sa mga ibang ibayo, Panginoon, nandun sa mga kanilang trabaho, wala sila sa Pilipinas, nandun sila sa mga abroad, Panginoon, na wapag-ibayuhin mo ng espiritual, Panginoon, pagpapala sa kanila, tulungan mo at palakasin ang kanilang pananampalataya, Panginoon, na hindi lang sana pang mundo, pang pisigal, ang kanilang masikaso, lalo, Panginoon, ang sarili na lang kaluluwa. Ganon din, Panginoon, yung mga dahilan
Diyos na lang kumokontrol sa kanilang kaluluwa o espiritual, yung mga employer nila. Panginoon, hawakan mo, Panginoon. O Diyos, hawakan mo yung mga kanilang boss o kaya kanilang employer, o Diyos. O kaya nagigipipan sila sa mga pinansyal na bagay, Panginoon. Lord, Ikaw ang nakakaalam, o Diyos, sa kanilang pangangailangan. At alam ko, Ikaw ang Diyos, Panginoon, na kaya mong buksan, Panginoon, yung nakasarap. Kaya mong palambutin, Panginoon, yung matigas. Kaya mong, Panginoon, palitan ng laman na puso yung matigas na puso ng tao. Ganun din, Panginoon, yung mga kanilang physical, Panginoon, pagalingin mo. Lalo yung mga kanilang, Panginoon, kaluluwa, pagalingin mo sila, Panginoon. Bagamat hindi ko maisa-isa sila, Panginoon, nawa, tulungan mo lahat sila. Ganun din yung mga kapatid po namin na wala rito, Panginoon, na hindi sila nakadalo. O Diyos, gumawa ka ng paraan, Panginoon, na para sila ay paralahan sa anumang paraan, Panginoon. Kung kinakailangan ay iyong kamay, Panginoon, ay dumapo sa kanila. Yung kalooban mo, Panginoon, ang magaganap, O Diyos, at ang iyong masusunod. Nawa, Panginoon, uwi kami, Panginoon, na punong-puno ng kalakasan. At nawa itong nakinig namin, Panginoon, hindi lang narinig. Hindi lang narinig na kami, Panginoon, na masaya na narinig namin. Kundi, Panginoon, yung saya sa pagganap ang inyong salita, Panginoon. Ang nawa, ang maibigay mo na lakas at magawa namin, Panginoon. I-bless mo kami, Panginoon. Ilayo mo kami sa anumang kapahamakan. Kung gaano matagumpay, Panginoon, pumunta kami dito. Ganun din ang aming pag-uwi at i-bless mo din yung mga pamilya, ang bawat isa sa aming Panginoon. I-bless mo ang mga kamay, mga kapatid. Ito, Panginoon, ang kanilang mga pinakakitaan sa physical, lalong-lalo sa spiritual, Panginoon. I-bless mo at basbasan mo sila. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, lang po tayo magsabi ng amin. Mga